Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayun. Ayun po, una sa lahat, nais ko magpakilala, ang pangalan ko po ay si Khalid sa Muslim. So, sishare ko lang po yung aking karanasan bilang nagbalik Islam po ako, kung paano po ako nagbalik Islam. Share ko lang po sa ating mga kapwa Muslim dito, kapwa ko balik Islam, tsaka sa mga gusto pang magbalik Islam, okay? Kasi, isishare ko lang yung story ko po. Dati kasi, isa po akong Kristiyano, o isa po akong Katoliko. Ang relihiyon ko po dati kasi is Katoliko. So, ayun po, dati po akong sakristan sa isang simbahan sa Katoliko, tapos naging lay minister din po ako sa simbahan Katoliko. Nagdadasal po ako ng rosary every 6 p.m. po, nagdadasal po ako noon yung si Virgin Mary o si Mariam na pangalan niya sa Islam, no? So binabahay-bahay po namin 'yan sa mga bahay niyo. Ako yung leader noon. So nagro-rosary kami noon lahat, tapos nagsisimba, naglilingkod ako sa simbahan sa Katoliko. Ngayon, tayong araw, nandun na sa simbahan, mag-aayos, mag-serve. So, ito na po yun, no? Meron kasi akong katanungan dati about sa aking relihiyon, no? Meron pa akong katanungan. Kasi, bilang isang simba ako religious, sagot kasi akong tao. So, may bumabagabag kasi sa aking kaisipan. So, kaya ang naisipan ko, nag-pray ako. Dati hindi ko pakilala si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, naririnig ko lang. Yung time na yun, si Robin Padilla, si Idol Robin Padilla, siya yung nag-convert siya ng Islam noon. Tapos, yung nag-convert siya ng Islam, sabi ko, gusto kong mag-convert sa Islam. Gusto kong malaman about sa Islam, ano bang meron sa Islam. Dati kasi, galit ako sa Muslim. Kasi, sabi nila, Muslims, mga terorista, mga ganun. Kaya nagagalit ako dati noon. Sabi ko, galit ako as in ganun. Yun pala, eh, hindi pala ganun. And then, yun na nga, yung pumunta ako sa Saudi, kasi yung prayer ko talaga is nagkatotoo. Sabi ko, sana maging kabahagi ako o sana ay maging balik Islam po ako. Gusto kong mag-aral or magbalik Islam. And then, nagulat na lang ako one time na tawag doon. Nasa Saudi na pala ako. Yung Saudi na yan, hindi ko yung gusto dati. Ayaw pumunta doon sa Saudi, sa Middle East. Ayaw pumunta doon. Ayaw pumunta sa mga bansang ganyan. Tapos, yung time, nagising na lang ako. Sabi ko, nandito na pala ako sa Saudi. Kasi wala akong balak-balak talaga mag-abroad talaga. As in, nasa Pilipinas ako, may nakunta ako ng mga kapwa natin na Muslim dyan sa Mindanao. Sabi niya sa akin, kasi nagtanong na ako agad about sa Islam. So may kinuntak ako dyan may mga friend kasi ako sa Facebook. So kinuntak ko sila, paano ba magbalik Islam, ganyan. Tapos, ngayon gusto nga nilang papunta ng Mindanao. Ganun, hindi ko naman kaya pumunta doon that time. So yun na nga, yung nag-pray ako, nasabi ko na sana ay magbalik Islam ako, malaman ko ako sa Islam. Tapos yun na nga, yun nandun na ako sa Saudi. Yung nasa Saudi na ako, yun, sabi ko sa sarili ko, ito na, magbabalik Islam na ako. Tapos, linapitan ko yung isang manager namin sa tindahan, sa shop. Isang manager, sa isang shop yun, manager siya sa isang shop nun. Tapos lumamit ako sa kanya, sabi ko sa kanya, salamu alaikum brother, sabi ko, oh brother, ganyan. Tapos sinunod ako, sabi ko, brother, isa po akong Katoliko, yung religion ko po is Katoliko, sabi ko. Hindi ko naman inano yung dating religion kasi bawat naman may kanya-kanya naman po tayong pananampalataya, di ba? May freedom to ano naman tayo, mamili ng religion kung ano ba gusto natin. So yun na nga, nagsabi ako doon sa brother na yun.
Tapos kay Brother Mujamud ata Mujamud, kalimutan ko na 'yon. Sabi ko sa kanya, gusto kong malaman or gusto kong matuto about sa Islam, reliyong Islam. Kasi gusto ko talaga is malaman kung ano ba talaga. Ito naman si Brother, hindi po siya nagdalawang isip na ano na sinamahan niya ako. Sabi sa akin, gusto mo ba samahan kita? Sabi ko, saan ba? Paano ba? Meron pong ano doon, may isip doon sa area kung nasaan ako doon, yung accommodation namin. Malapit lang. Pagli ko lang kasi doon, nandun na po yung masjid. Okay? Meron din madrasa doon. Madrasa, ibig sabihin, school ng mga, ano, mga, ng Islamic school. Ayun na, dinala ako doon. Tapos yung dinala ako doon, sa, ano, maga yun eh. Punta kami, akit kami doon sa taas. Kasi nasa taas yung, ano, nun, yung ano nila, yung, office noon. Tapos nandun yung mga kababayan po natin, mga balikistam din, sila Brother Ali, tapos sino pa yung iba, nakalimutan ko na, marami kasi yun. Tapos yun na yun, yung time na yun, ayun na, nagtinanong ako kung bakit ko kailangan magbalikistam, ano yung katanungan ko. Sabi ko, marami akong katanungan kasi, dati kasi, sa Christian kasi, may sinasabi kasi, diba, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Yun. Tapos sinabi ko, sinasabi nila kasi si Isa sallallahu salam ay ano siya, anak dun sa ano, sa nakalagay siya ngalan ng Ama ng Anak, ganun. Sabi ko, sino ba yung Ama? Yun yung bumabagabag sa puso ko. Sino ba yung Ama? Sa isip ko, sino ba yan, ganyan. Kaya nga dun yung nagbalik Islam ako noon, nang time na yan, di naman ako, walang pumilit sa akin, ha. Di nila ako pinilit. Tapos yung time na yan is ano, yung nagshahada ako, nanumpa ako. Yung shahada, yung sinasabi, yung manunumpa ka na wala kang ibang kinakilalang Diyos kundi si Allah subhanahu wa ta'ala lang, saka wala kang ibang kinakilala na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta, saka si Isa sallallahu alaihi wasallam. So mga propeta yun nanumpa. Tapos yun na. Tapos nag-aral na ako about sa every Friday, nandun kami, no? Nandun kami sa school, pumupunta ako dun. Tapos maraming mga nag-discard sa buhay ko. Sabi nila, Jesus! Ganun sila, Jesus, ganun. Eh, siyempre, Jesus, hanggang dito ka lang hanggang dito ka lang magmumuslim. Pagdating mo sa Pilipinas, kakain ka din ng baboy, mga haram ba? Kakain ka din ng ganito, ganyan. Wala rin. Pagdating, babalik ka naman din. Sabi ko, hindi. Kasi, ito na yung pinili ko. Tapos, marami na discarded sila ka sa akin. Tapos, na yun niya. Ngayon na nga, medyo iniwasan nila ako. Ayaw nila masyado ako makasama, gano'n. So, okay lang sa akin nun. Okay? Tapos, may nagsasabi pa, marami nagsasabi sa akin. O, magkano bang binayad sa'yo? Sabi sa akin, magkano bang binayad? Kasi doon kasi sa Saudi, pag once na magbalik Islam ka, yung binabayaran kasi ng pera sila. Yun. Iba naman din doon, nagbabalik Islam sila para bigyan ng pera, mga ganun. Pero sa akin kasi is, galing sa puso, bukal sa puso yung pagano ko, yung pagbalik Islam. Hindi po ako nagbalik Islam dahil sa pera. Wala naman nagbigay sa akin. At saka kung may magbigay, pasalamat. Pero hindi yun ang bakit ako nagbalik Islam. So, alhamdulillah, nagbalik Islam po ako year 2016, 17, 18, 19, 20. So, alhamdulillah, 5 years na po akong balik Islam hanggang ngayon. So, hindi na po ako yung umuwi ako sa Pilipinas. Never na po ako talagang hindi na ako nagsabi nila, pagbalik mo sa Pilipinas, babalik ka din sa dati. Yun yan, kakain ako ng mga haram. Or babalik din ako kung ano yung pinanggalingan ko. O babalik naman talaga ako sa Pilipinas kung saan ako nanggaling. Pero itong pinasok ko na to na bilang isang balik Islam, ito talagang sinapuso ko na talaga nun. Nung nagbalik Islam ako, pero parang sabi ko, ay, parang nag-ano ako nun. Nagdadalawang isip ba, ganyan-ganyan. Nung balik Islam na ako nun,
Pero naghingi ako ng guidance kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sabi ko, "Ya Allah, i-guide mo ako sa tama." So alhamdulillah, lahat naman talaga ng lahat talaga ng napupuntahan kong bansa or yun, dahil napunta ako ng Dubai, kung saan ako mutas, ngayon nandito ako sa Lebanon, yung parang yung lahat ng bahay ko, kung saan ako, yung accommodation ko, malapit talaga sa masjid. So, ayun, talagang inaano talaga ako. So, alhamdulillah, very thankful po talaga ako. Dahil ginagrant ni Allah Subhanahu wa Ta'ala lahat ng aking mga panalangin. So, ngayon, ako po ay nagpapasalamat po ako bilang isang balik Islam. And then, ayun na nga, nagpapasalamat ako bilang isang balik Islam. Tapos, alhamdulillah na nagagampanan ko po yung sala. Majority na talaga na is yung for na sala. Duhur, Asr, Maghrib, saka Isha. Yun. Aminado naman ako. Yung Fajr, medyo 50-50 minsan, kapag Fajr, minsan wala. Aminado ko yung kasi mahirap gumising. Pero ang sabi sa akin, yung Fajr daw talaga ay, yun daw talaga ang pinaka-importante. Ngayon din talaga, importante. Lahat naman na sala is importante, pero mas importante talaga yung Fajr talaga yun. Yun talagang gusto kong sikapin talaga na makakapagsala ako ng Fajr. Ayun. Tapos, basta yung 4-5 times, ang ano ko talaga dun, 100% talaga ako is yung 4. 50-50 yung Fajr. Yun. Kaya, alhamdulillah, ako po ay nagpapasalamat dahil sa mga brothers ko dati dun sa sa Saudi na nagbalik Islam. So, ayun. Proud ako sa kanila dahil pinangatawanan din nila kagaya sa akin na nagbalik Islam. Okay? Sabi nila, marami na sasabi sa akin, bakit ka nagbalik Islam? Naku, walang kwenta yan. Or ako naman, nag-ano ako ng guidance talaga. So, pinakita ko sa nag-discourage sa akin before na hindi ako ganun. Nung di ako ganun sa mga kakilala ko, sa mga kakilala nila na nagbalik Islam sa Saudi, na pagdating sa Pilipinas, ay bumalik sila sa kanilang mga gawain. Kagayang kumain ng mga haram, mga ganun. Nakikita ko, marami yun. Yun pala ay ang ginawa nila ay habang nasa Saudi sila ay ginawa nila ng sandalan lang si Islam, which is very wrong. Kasi parang ang okay lang naman kasi para sa akin, hindi lang nila alam na yung niluloko nila hindi yung mga tao yung nasa paligid nila, kundi niluloko nila yung sarili nila. Bakit? Kasi nandun na sila sa right way. Okay? Bumalik pa sila sa dati. Hindi ko naman sila hindi ko naman sila masisisi. Diba tulad sinabi ko, may kanya-kanya po tayo, may freedom po tayo, mamili ng religion kung ano gusto po natin. Pero yung sa akin talaga, bukal po sa puso ko yung pagbabalik Islam ko po. Ayun na nga, yung umuwi ako sa Pilipinas, yung asawa ko talaga. Kasi haram yun. Ikaw Islam ka na, tapos asawa ko hindi pa si Islam nun. Ang ginawa ko sa asawa ko ay, pag uwi ko ng Pilipinas yun, yung kala ko sa Saudi, dinala ko yung asawa ko sa Golden Mosque, dyan sa Quiapo. Dinala ko siya dun, and then, nag-shihada siya, and then, yan, kinasal din kami dun, sa masjid. Kami na asawa ko nun. Kasi nasasama na kami before ako mag-Islam nun. So ayun, hanggang ngayon yung asawa ko ay Islam na rin kagaya ko. So pasalamat po ako. And then, pasalamat din po talaga din ako na ilang Ramadan na po yung dumaan ay napukumplito ko yung fasting. Ramadan na hindi ko na-complete dahil sa
nagkakataon kasi during Ramadan yung trabaho talaga. Few inches later. Talagang hindi mo talaga kakayanin. A few moments later. Kaya meron Ramadan na talaga hindi ko na kumpleto, pero mostly talaga ilang Ramadan na kumpleto ko yun na pag-fasting. One so, eternity ko later. Na ganun. Eventually. So, ako sa akin, pasalamat po talaga ako dahil talaga meanwhile, ano po, tawag dun, nandito po ako sa, hindi ko naman masasabing, ano, na talaga, kasi baka sasabihin na, ano, ganito, pero pasalamat ako talaga na nandito ako sa tamang landas na tinataha ko, okay, nandito ako, kasi, totoo yun, totoo, share ko lang ha, totoo talaga yun, kasi yung, doon talaga sa, ano, doon talaga sa, tawag dun, doon talaga sa sabihin sa Quran, ay sa Quran, sa Bible, no? Nakalagay kasi doon ha, yung binabasa kasi ako doon, huwag magsamba ng mga diyos-diyosan. Yun yung nalo ko doon, huwag magsamba sa mga diyos-diyosan, gawa ng tao, ganun. Tapos huwag kumain ng baboy. Binabasa ko yun sa ano, sa Bible noon. Pero bakit kumakain ng baboy? Bakit sumasamba ng mga diyos-diyosan? Diyos-diyosan naman talaga yung mga sinasamba dyan ng mga gawa ng tao. Wala talaga siyang katulad. Hindi siya na pinanganak. Hindi siya nanganak. Wala siyang katulad. Wala siyang pangangailangan. Ayun, siya po ay isang sustainer, creator sa lahat-lahat. So, ako very thankful talaga ako kasi lahat talaga ng ano, lahat talaga ng tag doon, ng pinipray ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay binibigay. Lahat naman talaga na ano, lahat naman talaga na pinihingi natin na prayer, binibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala 'yun. Nasa atin na 'yung paano ano. Pero ako talaga pasalamat talaga ako kasi ayun, pinatunayan ko talaga. Hindi ko pinatunayan sa mga nagsabi sa akin, nag-discard sa akin before na hanggang sa Saudi lang yung pagbabalik Islam ko. Pag uwi ko ng Pilipinas, ay hindi. Hindi ko pinatunayan kasi wala akong dapat patunayan sa mga tao na yun. Wala. Wala akong dapat patunayan dun. Meron akong pananagutan. Yun lang. Meron akong pananagutan na dapat kong tuparin. Kung ano yung sinabi ko, na talagang nandito na ako sa Islam, sa balik Islam, ito yung papalindigan ko na. Wala akong pakialam sa mga sinabi sa akin before. Wala akong dapat patunayan sa kanila na okay, nagkano ako, ito hanggang ngayon, Muslim pa rin ako. Wala akong dapat patunayan sa kanila. Pinatunayan ko lang na tama yung ano ko, tama itong landas na tinahak ko. Kaya iba kasi nagbubulag-bulagan kasi. Nagbubulag-bulagan sila, bakit? Masarap kasi ang buhay na tinatamasan nila. Masarap yung buhay kung anong mayroon sila, nag-i-enjoy sila doon sa mundo. Remember, huwag dapat tayo mag-ipon ng ano, huwag tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, sa Jannah. Okay? Yun yung dapat ipunin. Sila kasi iniipon nila dito, ah okay, bahala na mamatay. Importante na ranasan nila ang kasiyahan. Pwede naman magsaya in a nice way, in maayos, di ba? In ayo, in halal lang na kasiyahan, pwede naman. Hindi nila alam na pagdating sa tamang, ano, sa kabilang buhay, ay mas matindi ang kakaharapin nila doon, di ba? So matindi. Kaya nga bilang isang Muslim talaga, inaano ko talaga na magampanan ko talaga yung 5 times salah. Kasi ito lang po yung 5 times salah na talaga, yung turo sa amin sa Islamic Center, ito lang yung ang pundasyon na makakasave sa akin. Okay? Ito lang makakasave sa akin. Ito lang. Ito lang ang pundasyon. Yung 5 times salah na yan. Walang sino man ang makakapagligtas kundi ang sala lang. Ang good deeds lang, mga good deeds, sala, ang iyang makakapagano. Kaya, tinatry ko talaga na makompleto ko yung 5 times sala. Kompleto ko yung 4, pero the rest,
ang pader talaga 'yun. Sana maano ko 'yun. Makompleto ko lahat 'yun. So ayun po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga brothers, na sa lahat ng mga ustads sa Saudi, sa Arabic, ayan, kay Ustad Emran sa Arabic, ayan, kina Brother Ali diyan sa ano, doon sa Jeddah, ayan. Maraming salamat sa inyo, dahil kay Brother Dawood, parati nagli-lecture sa amin. So, marami akong, alhamdulillah naman, may mga natutunan naman ako. Alhamdulillah naman, sinapuso ko naman yung surah Al-Fatiha. Alhamdulillah, sinapuso ko yung ibang pang surah. Yun. Sana ay gabayan pa ko ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng about sa mga haram. Yun. Gabayan niya ako na hindi ko maiwasan ko lahat yun. Yun. So, ayun po, ako po yung nagpapasalamat sa lahat, lalo na kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil ginagabayan niya ako. Ayun po, maraming salamat. So, yun lang po, yun lang po yung sharing ko sa pagbaging balik Islam po. Okay? Sinishare ko lang po to, na ang pagbabalik Islam po ay madali lang. Okay? Basta sumunod ka lang sa mga alituntunin ng bilang sa Islam, kung ano yung mga halal, ano yung haram, sumunod lang. Okay? Kasi doon naman talaga ang tama bilang isang Muslim. Dati talaga, tulad ng sinabi ko, galit ako sa mga Muslim dati, turista, ganun. Pero hindi pala ganun. Kasi ang Muslim bilang isang balik Islam ay hindi po kami gumagawa ng mga haram na mga gawain. Ganun. Isa pa ang natutunan ko sa Islam ay yung huwag kang magtatanim sa kapwa mo. Yan ang pinaka the best talaga na natutunan ko sa Islam, na huwag kang magtatanim ng sama ng loob mo. Huwag kang matutulog sa gabi na mayroon kang sama ng loob. Yun ang pinaka best, pinaka very important talaga. So, ayun po, marami po salamat sa lahat po sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.